Hi, good morning mga meme. This is Rico Mori and welcome back to my channel. Ngayon po ay Linggo ha mga meme, kaya isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Tayo naman po'y magsimba-simba ngayon ha mga meme at tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay niya sa atin araw-araw. At since ngayon nga po ay Linggo, ngayon po ay family bonding ha mga meme. Siyempre family day ngayon. Kaya po tayo naman ay magluto naman ng mga sarap-sarap na mga putahin at mga pagkain para man po tayo ay makapag-bonding ng ating pamilya ha mga meme. Pero bago yun mga meme, tayo po muna ay magpa-feel good ha. At syempre magagawa natin yan kung malinis po ang ating mga tahanan. Kaya kayo po naman may maglinis-linis muna ng inyong mga bahay ha mga meme. Baka kayo pa-feel good, magpa-feel good dyan. Ang dumi-dumi naman ang inyong mga tahanan. Inay ko po. Kasi yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo minamala sa ating mga tahanan. Yan po isa sa mga nagdadala ng mga kamalasan, inay ko po, lalong-lalo na sa ating mga palikuran. Inay ko po. At yan po ang ating ngayong topic ha mga meme. Ang mga kamalasan na maaaring maidulot ng ating mga palikuran at kung ano ang mga pangontra dyan. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po ang mga ito ay panoorin nyo po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang po dito sa channel ko ay huwag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para updated naman po lagi kayo kapag may mga bago na po kong uploads. Kasi dito, tsak, suswerihin kayo. Mga meme, good morning po sa inyong lahat ha mga meme. Sus Mario Joseph, ngayon po ay medyo makulimlim at medyo maulan-ulan kasi pumasok na po ang ating amihan. Pero pasalamat tayo po mga meme at hindi masyadong bumabagyo-bagyo ha mga meme. Okay lang po yung mga ganyang paulan-ulan kasi yay gustong-gusto ng ating mga halaman, yung mga plantitos-plantitas dyan ay para nakakatipid sa pagdidilig-dilig naman ng ating mga halaman. So ngayon po mga meme ay Linggo na naman, kaya ngayon po hindi po muna tayo gagawa ng mga ritual na pampaswerte. Pero ngayon po mag-share tayo ng mga ilang mga bagay-bagay na maaaring makapagdulot sa atin ng mga pangontra sa lahat ng mga kamalasan na naandyan sa loob ng ating mga pamamahay. Kung kayo po ba'y lagi na lamang nako pinupugigin ng mga misfortune at lagi na lang problema ang dumarating sa inyo at lagi kayong malas na malas, nako po, baka andyan po sa loob ng inyong mga bahay ang mga kasagutan. Inay ko po. Kasi nga po, baka naman ang mga bahay nyo ay dumi-dumi na naman talaga. Inay ko po. Kayo po'y maglinis-linis po muna ha mga meme. Lalong-lalo na po ang inyong mga palikuran. Ang inyong mga CR. Kasi alam nyo po ba, number one yan mga meme. Number one po na nakakapagbigay ng mga negatibong enerhiya ang ating mga CR, mga kubeta, kasilyas. Kung ang tawag nyo dyan. Yan. Pero sa iba po yung mga kasilyas, kubeta, banyo, yan, CR, or sa mga iba naman po ay blue room. So, siya, blue room. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon ha, yung mga tamang pungsoy baga sa loob ng ating CR, inay ko po. Kasi minsan po hindi na natin yan napapansin at nane-neglect na natin yan. Baka naman kasi andyan yung mga sinasabing mga kamalasan. Kapag po ang ating mga CR, mali-mali po ang mga lokasyon, yan po yung nagdadala din po ng mga kamalasan yan ha mga meme. Lalong-lalo na yung sinasabi na tapat-tapatan. Yung po bang tapatan ang mga pintuan ng ating CR at pang pintuan ng ating mga kwarto o yung mga pintuan ng ating mga kusina. Yung po bang tapatan ng mga pintuan ng ating mga kubeta at ang ating hagdanan. Naku po yan, malas na malas po yan ha mga meme. Iwasan nyo po yan. Pero kung yan po naman hindi nyo talaga may iwasan kasi naandyan na po yan eh. Yan po naman ay kontrahin natin. Marami naman pong pamamaraan ha mga meme para po yan ay makontra natin. At meron po tayong ilang mga pwedeng ilagay dyan na pangontra para maiwasan natin ang lahat ng mga kamalasan na yan. Pero dapat mga meme, bago nga sabi ko nga sa inyo, dapat po ipanatilihin nyo na ang inyong mga kubeta o CR ay laging malinis ha mga meme. Kasi yan po ang pinaka the best dyan. Kasi alam nyo po ba mga meme, kahit anong ilagay nyo pampaswerte dyan sa inyong mga CR, kung yan naman po talaga yung gigitata, talagang, nako, dilaw na yung inyong mga kubeta. Sus Mariosek naman. Yan po talagang negative na negative yan. Kaya yan po muna ang inyong atupagin gawin ha mga meme. Kukurinin nyo ang inyong mga CR, inay ko po naman. Sus Mariosek.
Yan, basic yan. Ang cleanliness ng ating mga palikuran, ha mga meme. At ang isa pa po mga meme, syempre po, kailangan po lagi ngang may takip ang ating mga palikuran. O yung mga toilet bowl nyo baga, lagi po dapat yan may takip, ha mga meme. Kapag po walang takip yan, ako, drain na drain kayo dyan. Kaya kayo po umatikhan ng pantakip dyan. Kayo po bumili sa mga hardware, meron naman pong spare na nabibili dyan. Yung toilet seat cover baga, yun po, kailangan po kasi yan lagi may takip. Huwag yung hahayaan yan na nakabukang kang lagi ang inyong mga kubeta o yung inyong mga toilet bowl na nakabukas at walang takip, ha mga meme. At yung isa pa po, lagi nyo pong panatilihin ang inyong mga timba o yung mga pambuhos nyo na may lamang tubig. Kapag nga po lagi yan, eh, ako, nakakabuisit yung ganyan baga. Negative po yan, yung po pagpasok ng CRA, laging walang laman yung timba nyo, yung mga drum nyo dyan. Dapat po yan ay laging puno. Kasi kung hindi nyo po mapupuno, eh, tanggal-tanggalin nyo na po yan dyan. Kaya gumamit na lang po ng mga bidet. Susunod bidet Pero kung kayo po talaga may mga problema dyan sa inyong mga siya, katulad ng mga sinasabi ko nga sa inyo na tapat-tapatan at lalong-lalo na yung magkatapat pa yung dalawang bahay, dalawang unit ay talikuran ng mga siya. Yan po yung negatibong-negatibo yan, ha mga meme. Kaya ako po, hindi ako masyadong panyang mga duplex na bahay. Yung talagang parehong-pareho ang cut ng ano baga. Yung po kayo na mahalbawa po kayo may mga townhouse, yung mga unit nyo talagang duplex at talagang parehong-pareho. Ay minsan na-experience ko yan sa Pasig. Ako'y nakatira dun dati. Kasi yung bahay baga duplex, kami nandun sa kabila, yung kapitbahay namin nandun sa kabila. Ay nako po, edi yung unit namin para tapat na tapat na. Talagang tapat po yung CR nila, tapat yung CR namin, tamag katapat. Yung kwarto namin ay katapat din ng kwarto nila. Tapos yung kanilang lutuan ay ganun din. Inay ko po, eh lalo na rin po sa halimbawa sa kwarto, eh dingding lang talaga ang pagitan. Siyempre duplex yan eh, pareho po ang cut niyan eh. Eh nako, pag nag-aaway sa naririnig talaga namin, naulinigan ko talaga, pinag-aaway. Eh nako, parang na-absorb niyo po yung mga negative na ganun. Sus Mario, siyempre, ikay natutulog bang ganyan? Ikay, magulat na lang bigla. Sisigawan na ganyan. Ganyan lang sila doon sa kabila. Hindi ka naman eh maapektuhan dahil syempre ma-absorb mo yung mga negative nila bagay. Yan, tangat po kasi yung ganyan, yung mga duplex na mga design ng bahay. Lalong-lalo na pagdating sa mga CR. Kasi nga po yan po eh parang naghihigitan yan kasi malakas po ang energy ng mga CR natin. Eh kapag kahit eh nagtalikuran talaga, eh nako, nag-aanohan yan, naglalaban yan ng ano, yung electromagnetic ano baga, field. Electromagnetic field. Are you crazy? Are you out of your mind? Power nila ay talagang nagkokontrahan yan. Kaya yan ay nakakaproduce ng mas malakas na enerhiya. Yung mga negatibong baga, siyempre lahat po ng mga negativities ay naandyan. Yung mga dumi natin, yung mga sama ng loob natin, ay dyan natin inilalabas. Hindi baga, mga ihe, tae, ganun. Mga dumi. Dyan natin siya pinaflash, di baga. E pagka sobrang lakas po ng power ng ating CR, yan po ay ating dapat kontrahin. I-tent-tent po natin ng konti at meron tayong mga pangontra dyan. Ngayon po ay may bibigay ako sa inyo na 8 pangontra na pang-improve naman ng energy, yung positive energy ng ating mga CR, ha mga meme. Yan. So without further ado, ay umpisahan na po natin to. Ang ating number 1 na pwedeng ilagay dyan sa loob ng ating mga CR na makakapag-enhance ng mga positive energy ay ang eto po. Yung ating syempre powerful talaga na asin ang number 1 natin, ha. At syempre lalagyan natin ito ng ating bawang. Yan, ito po yan. Maglagay lang po kayo ng ganyan sa isang bote o isang glass na ganyan, ha mga meme. Ng mga 3 kutsarang asin lang po tapos isang bawang. Pagkatapos po mga meme, ito po ilagay nyo doon sa medyo mataas na bahagi ng inyong CR. Kayo po yung may mga patungan dyan. Yan po ay mag-neutralize ito, ha. Ang bawang at asin ay mag-neutralize sa malakas na energy na dyan sa loob ng ating mga palikuran. Pero iwasan nyo po itong mababasa, ha mga meme, kasi syempre tubig ang nandyan eh. Pero pwede po kayong gumamit ng ganito, ha mga meme, yung plastic baga ng yelo. Pagkatapos ito po, itali nyo lamang po kung may mga pako dyan. Isabit nyo lamang po ito para hindi po siya nababasa. Tapos ito po, hayaan nyo lamang po dyan. Ito naman po, pwede pong andyan ng isang buwan o dalawang buwan, ha mga meme. Hanggat hindi po natutunaw ang inyong asin ay okay po yan. Pero pagka naman po natunaw na, i-dispose nyo na agad yun, ha mga meme, kasi malas na yun. Hanggalin nyo na po yan kasi malas na po yun. Yan po, pwede nang i-flush dun sa inyong inodoro, ha mga meme. Tapos yung naman pong ano, bawang, ay pwede nyo na pong itanim sa paso, ha mga meme. Maghukay lang po kayo dyan, tapos tanim nyo at sisibol na yan dyan, ha mga meme. Yan ang ating number 1. At kung halimbawa nga yung sabi ko nga sa inyo, may tapat-tapatan kayo ng mga CI. At sabi ko nga sa inyo, yung mga duplex na bahay, yung tapat-tapatan talagang naghihigitan at naglalaban yung mga energy dyan, ha mga meme. Kayo po halimbawa, yung may mga unit nga na tapat-tapatan, yung mga duplex baga, yung magkatapat ang dalawang
CR. Ayan po yung naghihigitan ng power. Naglalaban po yan ng energy niya, ha, mga meme. Mainam po, kayo po yung magsabit ito sa inyong mga CR. Sa mga pintuan lamang po, para po kapag kumasok bagay, magagalaw ito. Ibig sabihin po, manu-neutralize niya yung mga malakas na energy sa loob ng inyong CR. Para po kayo maging balance bagay. Yan, maglagay po kayo nito, ha. Mainam po kayo kung maglalagay po kayo ng mga gantong metal na tumutunog, ha. Yung metal chime baga. Yan po ay number one, ha, mga meme, na nakakapag-neutralize ng mga negative energies. Yan ang ating number two, ang ating wind chime. At ang ating pong number three ay ang bato, mga meme. Yan. At ito po ay sasamahan natin ng coins. Kayo po'y mainam din po kung maglalagay po ng coins at bato sa loob ng inyong mga CR. Doon baga sa may mga corner-corner baga, yung may mga sulok-sulok. Kasi yan po ay yung pong poison arrow po yan. Malakas po kasi yan pagka kayo nakaupo niyang ganyan tapos i-negative yung mga energy sa nanyan. Kayo po yung laging titirain yan at kayo po ang laging sasapulinan. Kaya mainam po, kayo po yung maglagay ng pang-neutralize dyan sa mga corner. Dumangang sa mga corner, baga sulok, sa kantuhan baga, maglagay po kayo ng mga batong ganto, ha, mga meme. Kahit po apat na piraso lang pong bato kasi apat na corner po yan eh. Pagkatapos, pwede rin po kayo maglagay ng coins yan. Ang gawin niyo po, idikit niyo na po yung coins na ganyan, ha. Yan po, idikit niyo na siya. Kasi napakainam po niyan para makapagbigay yan ng positive energy ang metal, ang coins, yun nga, wind chime, tsaka itong mga coins nga. Metal po kasi yan eh. Kasi yung ano dyan, tubig po ang naan dyan sa loob. Eh, positive po yan. Magkakuntsaba yung dalawang yan, yung metal at tsaka water. Eh, yan po ay talagang parang, yan po ay magkasundo yan, ha, mga meme. Kaya minumungkahi po ang paglalagay ng mga bato, ha, sa loob ng inyong mga CR. Yan po ang ating number 3. At number 4 po ay ang ating lemon, mga meme. Isa po ito sa napaka-inam na ginagamit na pang-neutralize din ng mga negative energy sa loob ng ating CR. Para ito po ay mahugasan o masira niya, mawasak niya yung mga malas baga na naan dyan, yung mga negatibo. Siyempre, malakas sobrang energy niya ng CR natin eh. Negative po yan. So ito po ang mag-neutralize sa kanya ang ating lemon. Magsabit lang po kayo ng isang lemon na ganyan na tinalian ng ribbon na pula. At yan po yung makikita nyo, may improve po niya ang energy ng loob ng inyong mga CR. Yan, ang lemon. Siyempre, napakabango pati ng lemon. At alam nyo po ba na ang lemon ay napakatagal niyan, ha, mga meme, na masira o mabulok. Yan, naiaabot yan ng isang buwan kapag ka po ang inyong mga lugar ay talagang pre sa mga negatibong enerhiya. Malalaman nyo naman po kapag ka punong-puno dyan ng negative sa loob ng inyong mga CR o sa loob ng inyong bahay. Kapag ka ang inyong pong lemon ay biglang natuyo, yung kalalagay-lagay nyo parang ganyan, eh natuyo siya at nangitim agad, yung naging brown agad, parang nangaluntoy. Nako, ibig sabihin, na-absorb na niya lahat yung lahat ng mga negative energies. Kaya ito po yung napakainam na pang-salabaga, yung pang-trap ng mga negatibong enerhiya. Kaya maglagay po kayo ng lemon. At ang ating pong number 5 ay ang ating paminta. Yan, mga meme. Opo, alam nyo ba na napaka-positibo ng paminta, ha, mga meme. Kayo po'y maglagay lamang ng ganyan sa isang plastic at ito po ay isabit niyo sa loob ng inyong mga palikuran o mga CR nga, kubeta o kasilyas. At sinasabi, ito'y nakakapag-neutralize din ng mga napakalalakas na energy na naandyan sa loob ng inyong mga palikuran. Yan, maglagay lang po kayo halimbawa ganyan, bumili kayo, meron na bibili pong ganito, 10 piso lamang po yung isang ganito o isabit niyo lamang po yan dyan sa isang pako o sabitan ninyo tapos ilahayaan niyo lang po yan dyan. Pwede yun mga 2 months, 3 months dyan, naandyan yan. At yan po ay kukontra doon sa mga malalakas na energy nga na naandyan. Yung mga negatibo baga, yan ay kukontrahin yan. Kayo po ay maglagay din po ng mga shell sa loob ng inyong mga CR. Dahil alam nyo po ba, kasi ang shell po ay galing sa tubig yan eh. Diba, dagat po yan. Eh kapag ka po kasi galing sa mga water, yung mga water element, yan po ay positibo po yan. Talaga nakakahatakin ng mga positive energy at nakakapagbigay ng kaswertihan. Kaya maglagay po kayo. Katulad to, magsabit po kayo, may mamibili kayo yan to, oh. Yan, o, oh, mga shell po yan. Napakarami po siya. Kaya po ako dito sa bahay talagang nagsasabit ako ng mga ganyan kasi napaka-positibo nito na makapaghatak ng kaswertihan ang mga shell na ganito. Sus Mario, Sef, yan. Subukan nyo po magsabit nito at makikita nyo mga meme. Nako, kayo dadagasin naman ng kaswertihan. Inay ko po. Yan po. Mainam na mainam po ito. Ito naman po isasabit nyo lang po sa loob ng inyong CR, ha, mga meme. Kapag kayong medyo sa tingin nyo lagi na lamang parang sobra-sobra kamalasan, kapag ka nararamdaman nyo, kapag ka kayo po ilagi na lamang tugloy na tugloy at talagang laging kayong alat na alat, eh baka naandyan nga po sa inyong mga CR ang problema. Kaya ito po ang napakabisang solusyon dyan. Yan, mga meme. At syempre po, ang ating pong panghuli, mga meme, ay ang ating
Halaman. Ako po, Mar Yosef. Number one po ang halaman ha, mga meme, na makapag-improve ng energy o yung mga positive energy sa loob ng ating mga CR ha, mga meme. Kayo po maglagay lang yan. Ang mga mainam pong ilagay sa loob ng ating CR na mga halaman na napakaswerte po ay ang ating number one na photos ha, mga meme. O ang ating mga lucky plants. Yan, mga meme. Kayo po maglagay lamang po sa isang corner ng inyong mga palikuran yan o mga CR po ha, mga meme. At ito naman po yung ako, napaka-low maintenance ito. Kahit iwanan nyo lamang po dyan, iso ganyo lamang yan, yung nabubuhay po yan dyan. Ah, kasi po ang mga halaman po, hindi kailangan ng running lights. Katulad din po nito, yung ating mga snake plant, ha mga meme. Yan po yung napakainam. Ito po ipatong nyo lamang po doon sa, ano natin, yung toilet bowl. Doon po sa may, ano bang tawag doon? Sa may pang-plash. Sa ibabaw baga doon, ang tawag doon. Yan, kayo po yung magpatong lamang po ito. Halimbawa kahit sa isang corner po doon o kahit po sa ibabaw po ng inyong mga toilet, ano, yung nagpa-plash. Ano ba tawag doon? Yung pong may tubig, pag iginan ninyo ng pa-plash, pwede nyo patong po doon. Yan, mga meme, kasi alam nyo po ba na ito talaga ay nag-neutralize ang mga halaman na ganito. At isa pa, o yan, o. Yan, snake plant po yan, ha, mga meme. Kasi alam nyo po ba na mga halaman na ganito ay talaga nakakapag-neutralize yan ng mga negatibong enerhiya. Kaya kayo pagka magdudumi dyan, di ba eh, di ba kayo i-evac dyan, syempre negative po yun. Eh andyan, lalabas po ang mga negative energy. Yan po, i-absorb niya yan ha mga meme. Lilinisin niya yung surroundings baga o lilinisin niya yung hangin para hindi siya mangangamoy, mapanghe, amoy, yung amoy baktol, amoy tae, ganun. Parang, di ba, nakakasulasok, di ba, ga? Yan, negative po ang ganyan, mga meme. Siyempre, mabubusit kayo noon. Kaya ito ang the best, mga meme. Kayo po'y maglagay ng halaman. Ito po'y huwag kayo magpapawala ng halaman sa inyong mga CR, ha, mga meme. Kasi po yan talaga yung nire-recommenda yan na talaga nakapagbigay ng mga positive energy kapag kayo po'y may mga halaman na ganito sa inyong loob ng mga CR. O, so yan po ay mga ilan lamang na mga paraan para ma-improve naman natin ang ating mga energy sa loob ng ating mga palikuran. Para ang lahat ng mga negatibong enerhiya na yan ay ma- wasak natin at talagang mawala sa ating loob ng ating mga tahanan. Para lahat po ng mga negatibong enerhiya na yan na naandyan sa loob ng ating mga paligurat ay mawala at mawasak natin, ha mga meme, para hindi na yan pumasok ng tuluyan sa ating mga tahanan. Inay ko po na pwede magdala sa atin ng mga kamalasan. Ito po yung gawin nyo po ang mga pampaswerteng ito, ha mga meme. Pero sabi ko nga sa inyo, dapat po ay kayo po ang gagawa pa rin ng paraan para po ma-improve nyo ang pamumuhay ninyo. Kayo po ay maglinis ng inyong mga CR. Nako, kasi kahit ano pong ilagay nyo dyan, eh kung dumindumi naman po dyan at hindi kayo naglilinis ng inyong mga CR, bali wala din po yan. Umpisahan nyo po sa paglilinis ng inyong mga tahanan, ha mga meme. O so yun, ha mga meme, sana po yung may napulot na naman kayo mga bagong idea at kalaman sa pagkontra naman sa lahat ng mga kamalasan. And with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga meme. And mga meme, let's do the shout out. Shout out kay Miss Marlene Gumantason at kay Miss Mel Filen. Shout out kay Miss Marta Sigekalao at kay Miss Hilda Pantillo. Mega shout out kay Bensi Domingo Villanueva at kay Ayesha Nerves na nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Happy birthday, baby! At shout out din po kay Kia Cruz at kay Miss Elizabeth Grilla. Mega shout out kay P. Ray at kay Miss Mona Lisa Bacal. At shout out din po kay Marity G. Inglaterra at kay Mac Herms Blog. At mega shout out din po kay Miss Maria Pumoto at kay Miss Janice Aquino. At mega shout out din po kay Miss Yolanda Low at kay Miss Christina Vlogs. And with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga meme.